Alright, so guys, good morning. This is Bhart and welcome back to my channel. So guys, for today's video, this is in regards, guys, to one of your questions. Well, there's a lot of questions na babasa natin sa comment section dun sa uploaded video na paano tayo mag-set up ng appointment online sa DFA website. So, but I'm just choosing one question, guys, na parang sa tingin ko mas marami yung nagtatanong. Yung tanong, guys, na mas marami akong nababasa ay ganito: paano nga ba daw kapag nakapagbayad na sila and walang na-send or wala silang natanggap na email after nilang magbayad? So ano yung mga possible options? So we have two options, guys. Itong isa, guys, based doon sa experience or ways na ginawa ko nung ako yung naka-encounter ng ganito, personal experience, guys, yung nangyari sa akin. So, and yung pangalawa ay ito naman yung tinanong natin sa DFA by sending an email. Bali, nag-send po ako ng email para malaman ko kung ano yung options bukod dun sa nagawa ko na. First, guys, I will have to share with you, guys. Bali, yung nangyari sa akin, ganito nga. May paunang email na tanggap. Bali, yung email na yun, guys, may nakalagay doon na parang reference number para magpagbayad ka is either sa 7-Eleven or sa GCash. So, yun yung una. Tapos, after kong magbayad, guys, sa GCash, wala kong natanggap na email. And pumunta ko doon sa site. Bali, yung dinala ko lang, proof of payment. Print ko yung payment na ginawa ko sa GCash kasi may natatanggap akong email doon, or basta kahit anong proof of payment kung saan nyo siya binabayaran or saan nyo siya nabayaran. Of course, yung pangalawa, guys, yung passport, kasi sa website ng DFA makapag-download ka ng pass ng ano, yung parang yung copy ng form, yung parang fill upan mo yung parang personal information, ganyan. So pwede mo siyang gawin, i-download mo yung form doon sa DFA site, tapos fill upan mo siya, guys. Huwag yung manual na sulat. Kung kaya nyong gawin na Adobe yung gagamitin nyo, mas maganda, mas presentable siya. Bali, hindi ko nung time na yun, hindi ko sigurado kung tatanggapin yung ganong option, pero wala na akong choice. So pagdating ko doon, guys, yung ginawa nila, tiningnan nila syempre yung valid ID, yung birth certificate na naka-authenticate, and yung proof of payment, and yung na-fill upan kong form dun sa online nga, yung passport online, yung form na kinuha ko sa DFA site, yun yung present ko. So yung nangyari, guys, tinanggap naman nila yun, pinapila ko dun sa ano. Pero tiningnan muna, syempre may mga tanong, bakit, anong nangyari, wala kang natanggap yun. I-explain mo lang na wala kang natanggap na email, and confirm na kapag bayad ka na, and kailangan mo talaga yung passport. So yun yung pinakaunang option, guys, na pwede nung gawin kung halimbawa rush talaga at kailangan nyo nang gawin. And pangalawa, guys, yung ipapakita ko sa inyo, guys, ay yung screen ng mga dapat mong gawin. Kasi pangalawang option, guys, nag-send ako ng email, bali may natanggap tayong email, guys, ipapakita ko sa inyo sa screen, bali yung response sa akin. Kaya pag gusto mong parang itong pangalawang option na ito, guys, parang ini-escalate nyo. Parang kailangan nila yung mga additional information like proof of payment, kailan ka nagbayad, ganyan. So, after ito, guys, ipapakita ko sa inyo yung screen ng email. Kung email na galing mismo, guys, sa DFA. Guys, andito tayo ngayon sa screen ng aking PC para ipapakita ko sa inyo yung email, guys. So, bali, ito yung sinend ko, guys, na email, and ito yung response. Bali, umpisa natin dito, guys. Bali, ito yung sinend ko, guys. Yan. Hi, may I know what will be an option if there's no confirmation email after paying? So, after the payment nga, walang natanggap. So, nag-send ako October 8, and I received a response October 10, 2022, around 1:05 p.m. So ito yung response nila, guys. Yan. So coming from the DFA, so you will have to click the drop down, guys. Makikita nyo yung yan, appointment at passport.gov.ph.
So, ito yun guys. Yan yung reply nila. So, we need to complete the details. Also, attach the proof of payment or original receipt and copy of your professional email. So, yan guys. Name of the applicant, of course, pangalan nyo. DFA, reference number. Mode of payment, payment channel, amount paid, payment receipt. So, yung pinaka-receipt guys, pwede nyo namang print out nung sa GCash or sa 7-Eleven kung paano siya binayaran. And of course, kung kailan siya nabayaran, yung date. And date of appointment, time and time of appointment, and kung ano yung branch, and kung ano yung email na ginamit mo nung nag-set up ka ng appointment online dun sa website nila guys. Bali guys, i-ano ko lang siguro to sa comment section yung mga information na kailangan nyo. Tapos guys, syempre fill up nyo to, tapos forward nyo rin doon sa email na to, yung sa yan, sa DFA, appointment@passport.gov.ph. Lagyan nyo na lang po siya ng subject, kung anong ilalagay nyo subject. So, ganyan, no confirmation email received after payment, ganyan na lang din siguro ilagay nyo. So yun, yun lang guys, kung nakabot ka sa part na to guys, thank you so much for watching. So if you have any questions guys, don't hesitate to drop down your comment. So guys, again, if you think that this particular video, kahit paano nakatulong sa inyo guys, don't hesitate to share, like, and of course guys, please consider subscribing to this channel guys. So thank you again guys. Alright, so guys, that's all about it for this video guys. Again, if you are still watching up until this time guys, thank you. And this is Bhart, and guys, again, if you have questions, any clarifications, just drop down your comment guys, and we'll have to check what will be the help that we can provide sa mga katanungan nyo guys. And again guys, if you are just new here and you think that this video helps you in a little way, please consider subscribing guys, and of course pakishare na rin guys and like this video guys. Thank you, and I will have to see you guys on my next video.